Hi guys! Welcome back po sa aking YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Maricar at dito po sa aking channel ay nagre-review ako ng mga application na pwede nyo pong pagkakitaan gamit lamang po ang inyong cellphone at wala po kayong inilalabas na puhunan. Kaya kung interested po kayo sa aking mga video, pwede nyo pong i-hit ang subscribe button, i-like nyo na rin po itong video, pwede nyo rin po itong i-share sa inyong mga social media account and also, huwag niyo pong kalimutan i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong videos. So ayun guys, without further ado, let's go to the videos. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, meron po tayong panibagong earning application na ire-review. So ito po palang earning application na ito is pwede po kayong kumita ng extra income. Bagong release pa lamang po itong application na ito, kaya ituturo ko po sa inyo yung step-by-step tutorial kung paano nyo ito pagkakakitaan at kung paano po kayo makakapag-payout. Ang pangalan po pala nito ay Puzzle Story Wizard Adventure. So ito nga po pala yung kanyang logo sa Google Play Store. At ito pong application na ito, naglagay po ako nung link po nito dyan sa description box. Ito po kasing earning application na ito is nirecommend lang po sa akin nung isa pa pong earning application na pinagkakakitaan ko din po. Yun po ay si Gcash. Dito ko po nakita siya. Ayan. So, nasaan na ba yun? Ito po, siya, nandito po yan, nakarecommend po kasi yan dito. So, pinindot ko po yan. Naglagay po ako nung link nito dyan sa description box. Ganito po yung lalabas. So, kapag pinindot nyo po yung link nun dyan sa description box, kiklik nyo po tong Puzzle Story. Tapos, may nakalagay dito, have you downloaded Puzzle Stories? Agad-agad po kayong mapupunta doon po sa Google Play Store kung saan pwede nyong i-download itong application na ito. Pag po kasi sinerch nyo sa Google Play Store, hindi po siya lalabas. So, make sure na gagawin nyo itong ituturo ko po sa inyo. So, ikiklik nyo po yung go download. And then, pagkatapos po nun, nandito po yung lalabas po yan. Mamimili po kayo. Kung yung cellphone nyo po is iPhone, ang pipiliin nyo po is iOS. Then kung Android naman po yung cellphone nyo, ito pong Android yung pipiliin natin. So ikiklik natin yung Android and then i-download po natin ito. Mapupunta po tayo sa Google Play Store tapos i-download na po natin itong application na ito. Pagkatapos po nun, pwede na po natin siyang ma-open pagka-download po natin. And then, nakalagay po dito, meron silang privacy policy. So, kailangan nyo lamang po mag-agree and continue dito. And then, yung step na gagawin naman po natin dito, ayan, may papakita po sila sa inyo. Ito pong tutorial prologue, may gagawin kayo dito. So, meron po dito mga libro. Ayan, may libro, may susi, meron na tong ganito, ayan. So, ang gagawin nyo lang dito, hahanapin nyo lang to. Ayan. So, ito po yun. I-drag nyo lang siya doon sa kahugis niya. Tapos itatapat nyo lang doon. Next naman natin, ito naman pong libro na to. Ayan. Then, kasunod po ay itong susi. So, ha, lalagyan nyo yan. Itatapat nyo lang yan dyan. Pagkatapos po, itong libro. Ayan, tatapat lang natin doon. Yan. Pagkatapos natin maitapat, ito naman pong parang word na yan. And then, yung panghuli, itong ito. Yan. So, ilalagay niya dyan siya. Yan, dyan. Para mag-continue kayo dito at mabuksan po natin yung application. And then, pagkatapos po niyan, ayan. Ganito yung mangyayari dyan. Meron silang konting video na ipapakita sa inyo dito. And then, mag-click lang kayo sa return home. So, meron po silang task na ipapagawa sa inyo dito. Kailangan nyo muna kasing mag-login ng account nyo para mabuksan nyo po yung kanilang payment method na Gcash dito. So, dito nyo po yan makikita. Kapag pinindot nyo po yan, okay, yung sa akin kasi, nagawa ko na po yun. Kapag pinindot nyo po kasi yan, ito po yung makikita nyo.
So wait lang natin, papakita ko sa inyo. Lagyan ko lang ng blur yan. Ito po yung makikita nyo kapag pinindot nyo po yung Gcash. Kailangan nyo pong kompletuhin yung task po na nakalagay dito or yung steps para ma-unlock nyo po yun at mabuksan nyo yung kanilang payment method. Una ay maglalagin po kayo ng account nyo. Ang available lamang po dito is Google account. So kailangan maglogin kayo ng Google account para magawa nyo yung step 1. And then sa step 2 is maglucky draw po tayo ng 6 na beses. So, saan po kayo maglalucky draw? Dito po kayo maglalucky draw. May makikita po kayo sa baba. Ayan. Dito guys, sa lucky draw po nila, pwede tayo makakuha ng 8 coins, 10 coins, and 12 coins. Tapos to, meron mga gems dito. 8 gems and 5 gems. Tapos tong meron pang, ewan ko kung ano to, power up siguro to. So, dito guys, every time na mag-spin tayo dito para makakuha po tayo ng mga rewards na yan, kailangan po nating manood ng video advertisement. So, yung nakalagay sa second step na gagawin mo is maglalucky draw ka ng 6 na beses dito. Ibig sabihin nun, sa 6 na beses na yon, 6 na beses ka din makakapanood ng video advertisement po dito. Kailangan po kasi yon para ma-unlock po natin yung kanilang payment method. Kapag nagawa na po natin yan, babalik po tayo dito. Ayan, papakita ko sa inyo. So, nagawa ko na po yan kanina. And then, ikiklik ko na lang yung unlock now. Tapos, kapag pinindot ulit natin po itong Gcash nilang payment method. Ayan, yung logo ng Gcash. Pag pinindot ko po ulit yan, ganito na po yung lalabas. So, wait lang natin. Ayan, dito natin makikita yung ating coins, yung total coins natin. Dito din tayo pwede mag-invite. Andito po yung payment method nila. So, ang iipunin po natin dito ay coins. And then, yung coins po na yun, yung maaari po nating i-convert into real cash. So, ano-ano nga ba yung mga ways of earnings nila dito? Unang-una, may nakikita po kayo dito, may tinuturo siya. Ayan, pipindutin po natin yan. And then, next natin na gagawin, pipindutin ulit natin yon. Tapos, meron dito mga stories. Ang gagawin lang natin, katulad din nung ginawa natin nung sa prologue. So, hahanapin lang natin dito yung mga ganito. Ayan sa puzzle dito. Idadrag nyo lang yan dyan. Ayan. Para makompleto natin sila. So, dito, ilalagay mo lang siya. Madali lang naman yan. Gawin. Paano ba to? Ayan. Ay, hindi siya matapat. Ba't hindi siya matapat doon? Dito muna. Dito tayo sa, ayun. Tapos, next ay ito. Sunod to. Madali lang naman yung step na gagawin nyo dito. Ito, para saan to? Ay, hindi yan. Ito muna. Dito? Hindi din. Ito. So, parang nagbubuo lang kayo ng mga puzzles dito. Ayan. Ito muna siguro. Ay, hindi siya madrag. Ayan. Next, ito. Itong paranda mo. Ay, hindi din. So, ano yung sunod? Ito. Hindi din. Ito ata. Titingnan natin kung paano ba to. So, medyo ano din to, no? Challenging din yung kanilang ways of earnings. Ito yung pinakang main ways of earnings. Magbubuo ka lang dito ng mga nawawalang puzzles dito sa libro nila. Hindi siya dito. Ito, hindi din dito. So, pwede tayong gumamit ng power-ups. Ito, ayan, para malaman natin kung ano yung, kung medyo nahihirapan tayo dito, kung saan natin ilalagay yun, pwede natin po itong gamitin. Okay, yung sunod na ginawa ko, nilagay ko ito. Ayan, gumana na siya yung dahon-dahon dyan. Tapos, try ulit natin ito. Ay, hindi siya. Hindi talaga siya, ayaw niya. Saan yan? Dito? Or dito? Dito? Hindi siya matapat dyan. Dito kaya? Ito. Saan kaya to? Dito? Hindi siya dyan. Ito? Hindi talaga ito mapunta. Ayun, okay na yon yung isa. Next naman. Okay, meron ng nakikita tayo dito. Oh. Yan. Meron ng guide. So, yun, lalagay natin. Yung halaman. Then, yung babae. Tapos, yung kamay niya. And then, ito dahon. Itong dahon sa baba. Tapos, itong stick. Then, kapag okay na po yan. Ayan. So, makikita nyo naman. Nakabuo na tayo.
Ganun lang yung gagawin natin. And medyo maganda yung kanilang ways of earnings dito dahil nakaka-enjoy talaga siyang gawin. So, skip na natin yung plot. Tsaka may kwento siya. Ayan. Pag bubuo-buuhin nyo yung mga kwento dito sa mga chapter na ito. So, ito yung chapter 1 na kompleto na natin yung puzzles dito. And nakakuha tayo ng 60 coins na kung saan pwede nating i-multiply yung coins na yan by 2 by watching advertisement. So, yung 60, kung manonood tayo ng video advertisement, is magiging 120. 120 coins. So, click na lang natin yung continue. Ayan. Next step naman natin, doon naman po tayo sa chapter 2 kung gusto po ulit natin laruin. So, ito nga po pala yung kanilang main ways of earnings. Magbubuo ka ng mga puzzles dito. Hanggang chapter 20 po ito. Ayan. Ay, hindi. Madami yung chapter nila dito. Ayan. Mukhang mas magugustuhan ko itong laro na ito kasi nakaka-enjoy po yung ways of earnings sila dahil mahilig po ako magbuo ng mga puzzles dito or para siyang mga mystery ganun. So, next naman natin, bukod po dyan sa main ways of earnings nila, dito nga po sa Lucky Draw, pwede ka din kumita ng coins sa pamamagitan po ng pag-i-spin dito by watching video advertisement. Next naman, meron din ditong shop. Titingnan natin yung shop dito. So, yung shop na yan, pwede ka pong bumili dito ng coins. Ah, ito. Itong 8 coins, pwede kang manood ng video advertisement. 20 video advertisement yung available dito para makakuha ka ng 8 coins. Sa isang video advertisement is 8 coins yung makukuha nyo nga po dito. Ganun din sa gems nila and then dun sa power-ups. Next naman natin, dito guys, pwede kayong bumili nitong gems. Ayan, magbabayad po kayo, which is hindi ko na recommended kasi wag na lang kayong magbayad dito para dyan. Then, dito may pa-BIP din po sila, BIP. Ayan, dito po sa makikita nyo sa Gcash payment method nila. Magbabayad po kayo dito para po wala pong mag-pop up na video advertisement. Mariremove po yung mga video advertisement na magpa-pop up po dito habang naglalaro tayo. Kung magpa-purchase po tayo o bibili po tayo ng VIP dito, magbabayad po kasi tayo dito. Which is not recommended ko na nga po dahil maglalabas tayo ng pera dito sa app. So, optional lang naman po yun kung gusto nyo na walang lumabas or mag-pop up na video advertisement, magbabayad talaga kayo. Pero okay lang naman yun kasi hindi naman po nila kayo pinipilit mag-purchase ng kanilang VIP. So, back po tayo sa another ways of earnings para kumita po tayo ng coins. Dito po tayo sa task. Ayan. Dito po sa task, meron silang daily task every day po na kung saan kapag nakompleto po natin, pwede po tayong makakuha ng coins. Merong 15, merong 10, and another 15 coins. And kapag magki-claim po tayo niyan, kailangan din po nating manood ng video ads by watching. Kailangan din po nating manood ng video advertisement para maklaim po natin yung mga coins na makukuha natin. Ganun po talaga yon sa mga ganitong earning application, lalo na yung mga libre. Hindi po talaga natin maiiwasan yung mga video advertisement na magpa-pop up dito kasi dyan kumikita yung developer at dyan din sila kumukuha ng ipambabayad sa mga user na makakapag-payout sa application nila. So dito, bukod po sa daily task, meron din po ditong achievement na kapag na reach nyo po or napass nyo yung mga chapter na binubuo natin, yung mga puzzle-puzzle, pwede din po tayo makakuha ng 10 coins and 15 coins. Ganun po yon. Next naman, meron din po ditong check-in. Ayan. So, araw-araw, pwede po tayo mag-check-in para makareceive po tayo ng 10 coins sa day 1. Sa day 2 po, 20, pataas po ng pataas na dadagdagan siya ng 10 coins every other day na pag-check-in natin dito. Hanggang sa umabot siya ng day 7, mas malaki po sa day 7 kasi 120 coins yung makukuha natin. So, next naman po natin, yung another ways of earnings din po dito, makikita naman natin siya sa Gcash nila. So, ipipindutin natin siya. Okay, naglo-loading dito. So, andito po yung ating account. Dito natin makikita yung rankings. Kung sino may pinakamadaming coins na naipon dito. Ayan. So, ako po nasa rank 100 plus po ako. Yan. Makikita nyo dito yung madami na din ang nakakagamit po nitong application na ito. So, kung makikita nyo naman yung sa pinakang nangunguna na may kinita na pinakamalaking coins dito. Ayan, 16,417 coins yung nakuha niya dyan.
So next po natin, dito muna tayo sa invite friends, which is optional lang naman dito sa application na ito dahil makakapag-payout naman po kayo kahit wala kayong na-invite. Pero para po sa mga gusto na makapag-invite dito dahil meron po kayong kikitain na coins. So ayun nga po, kada may na-invite po tayo, each invite pwede po tayo makakuha ng total of 2,000 coins nga po. So ang gagawin lang natin pag mag-i-invite po tayo, pwede po nating i-share yung link natin sa ating mga social media account. I-click nyo lang yung invite now and then your friends need to download the app by clicking your link to display the withdraw entrance. Okay. So andito po yung ating referral link na pwede po nating i-share sa ating mga social media account. Click nyo lang yung copy, then ipopost nyo lang yan or i-share nyo sa Facebook nyo, sa Instagram nyo, sa Twitter nyo or sa TikTok account nyo. And then kapag na-download po nila itong application na ito dun sa link na binigay nyo at ginamit po nila yung invitation code nyo at inilagay po dito sa enter the code, magiging valid po yung pag-i-invite natin. And also lahat po tayo ng mga user nitong application na ito, kapag naglagay po tayo dito ng referral code sa enter the code, pwede tayong makareceive ng 100 coins nga po. So maglalagay tayo dyan para makakuha tayo ng 100 coins. And also dito guys, kapag nag-invite ka dito, meron silang invite event. Ayan. Kapag na-reach na po yung total ng friends na meron dito, pwede po kayong makakuha ng reward na coins. So alimbawa, 10 friends po yung nakagamit ng invitation code nyo, meron po kayong ma-receive na 1,000 coins. Hanggang sa umabot po yan sa 10,000 friends, 1 million coins po yung ibibigay nila sa inyo. Automatic, i-claim nyo na lamang po yun. So next naman po natin, dito sa task center, pares din po yan do sa pinakita ko sa inyo kanina. Ganun din po yun. Then, kapag magpe-payout po tayo at gusto na natin na i-try ito na maka-receive ng payment, kung meron na po tayong sapat na coins, dito din natin makikita yung total coins natin, pwede naman natin pindutin yung withdraw dito sa pinakang unahan, katabi po ng invite friends. So, yung kanilang payment method po dito is PayPal, meron pong Gcash, meron Payer, meron Dana, and meron pong TRX Tron. Ang recommended ko po dito is PayPal and Gcash kasi po sa PayPal, malaki po ang palitan ng $1 kasi yung value ng $1 is nasa 55 or 54. So, dito guys, ang kailangan nyo lang ilagay dito is email account po, yung Google account na ginamit nyo po sa paggawa ng inyong PayPal. I-click nyo lang yung bind now para nakasave na po yung information ng PayPal nyo dyan. And ito po yung sa akin, nagagamitin as payment method, yung Gcash nga po. Kung wala po kayong Gcash account, madali na lang naman pong gumawa ng Gcash account kasi may nagtuturo naman po sa YouTube kung paano po mag-create ng Gcash account at kung paano po natin ito ma-verify. So dito guys, kapag naggawa kayo ng Gcash account nyo, tapos gagamitin nyo as a payment method dito, make sure na verified na po yan kasi baka hindi po sila tumanggap or hindi po sila magbayad ng non-verified Gcash account. Madali na lang naman po yan. Kung wala kayong valid ID, pwede po ang student ID or barangay ID kasi meron pong nagtuturo sa YouTube kung paano natin i-verify yung Gcash natin sa pamamagitan nga po ng mga student ID natin. So dito guys sa Gcash, ibabind lang po natin yung Gcash number natin sa taas, then sa baba is pangalan po natin sa ating Gcash account, then i-click natin yung bind now dito sa baba. And dito guys, kapag nag-bind po tayo tapos halimbawa nagkamali tayo ng nailagay ng information ng Gcash natin, pwede naman po natin siyang baguhin. Click nyo lang yung edit account na makikita nyo dyan. So dito guys, ang pwede po nating ma-withdraw sa Gcash is 8 pesos po. Ito po yung pinaka-minimum, 3,000 coins po yung kailangan nyo dito. Pero take note na yung 8 pesos na yan, once pa lang po natin yan mapipayout. Kumbaga, pag na-payout na po natin yan, mawawala na po siya sa pagpipilian kasi isang beses lang po yan. Para lang po yan sa mga new user na gusto nang makapag-payout ng mababang halaga dito para masubukan nila kung nagbabayad ba talaga ito. So, yung 8 pesos na yan, kapag nawala na po yan, ang pinaka-minimum na po natin is 18 pesos. Itong 18 and 150 and 500, kahit ilang beses po natin ito ma-payout, hindi po yan mawawala dyan sa pagpipilian natin. Para po sa 18 pesos, 5,500 coins po. Para naman po sa 150 is 36,000 coins. And para po sa maximum na 500 pesos is 110,000 coins. So kung gusto nyo mag-payout dito, itatap nyo lang po yung amount na gusto nyo i-payout. And then mag-highlight po yan ng ganyan. Then i-click nyo po yung withdraw now. Tapos dito guys, para po sa mga
tatanong kung ilang days ba bago dumating yan sa Gcash natin, umaabot po yan ng 7 working days. Sa loob po ng 7 working days, not counted po ang weekends and holidays sa pagbibilang dito. So, huwag kayong mag-alala kasi mga ganitong earning application is legit naman pong nagbabayad. Kaya kung gusto nyo itong pagkakitaan, make sure po na pinanood nyo itong whole video na ito para makita nyo nga po yung step-by-step tutorial kung paano natin ito ginawa at kung paano ko po ito pinaliwanag. So, naglagay na din po ako nung link dyan sa description box. And dito ko na tinatapos itong video na to, and thank you for watching.